naman po sa ating lahat dyan, mga kamamis. Welcome back dito sa ating YouTube channel at ang ating isi-share sa araw na ito. Ito na naman po nga ang ating mga proteksyon sa loob ng ating tahanan, ganun din po sa ating mga sarili. At kung kayo po dyan, mga mamis, ay naniniwala sa mga bagay na ito, ay huwag na po tayong tatagal pa sa mga ating mga pag-alinlangan. So, mga mamis, panoorin nyo hanggang sa matapos ang ating video upang magamit nyo ang ating isi-share ngayon sa araw na ito. So, stay tuned! Kung kayo po dyan ay mga ginugulo ng inyong mga kapitbahay, kaibigan, or mga kung sino man ang mayroong parang inggit sa inyong buhay. So, mayroong tayong mga mamis na kahit naman ay hindi tayo nangingialam sa ating mga kamag-anak, kaibigan, or mga kapitbahay ay talagang minsan ay nagiging sintro tayo sa kanilang mga paningin. At hindi natin alam kung bakit nagkaganon, dahil halimbawa hindi naman natin sila pinapakialaman, at bakit parang tayo po ay ginagawaan ng istorya ng kung ano-ano. So ang mga bagay na ating isi-share ngayon, mga mamis, ay ito nga pong para tigilan na nila tayo sa kanilang pangingialam sa ating buhay. At ganun din po, mga mamis, ito po din ay swerte din ito, ang dala nito sa ating buhay, kung tayo po ay gagawin natin ito na may paniniwala sa ating mga sarili. Katulad ngayon, mga mamis, ay Martes, at ngayon ay hindi na ninyo pwedeng gawin ang ating isi-share. Siguro sa Bernis nyo na gawin. At alam kong kung hindi pa kayo nakaready ng ating mga gagamitin ito, ito po ay pwede niyong gawin sa Biyernes ng umaga, mga alas 7. Kung halimbawa meron kayo ng mga balat ng ating mga itlog, kung kayo po ay nagluluto dyan, mga mamis, ng ating mga itlog, yan po ang balat niya, ay huwag niyo pong itapon. Yan po ay itabi ninyo, hugasan ninyo, at ipunin doon sa ating mga lalagyan, para yan po ay magagamit din po natin yan sa ating mga money spells or sa ating mga protection. Ganon din po sa love spells, mga mamis, pwede rin po natin gamitin ang ating mga balat ng itlog. So ito na po siya, mga mamis, ipapakita ko sa inyo ang ating balat ng itlog. So dito, kapag tayo po ay gagawa ng mga bagay na ito, mga mamis, pwede po tayong gumawa nito ng maramihan na. Halimbawa, kung meron kayong 7 na itlog, yan po ay pagsamahin ninyo. Halimbawa, kung kayo po ay nagluluto dyan ng mga itlog at naiipon na yung mga balat ng itlog, basta tandaan nyo, 7 itlog na balat niya, mga mamis, ay gagamitin natin. O kaya naman, ang ating 5 piraso ng balat ng itlog na kumpleto, mga mamis. O kaya naman ay ang ating 3 balat ng itlog, pwede rin po natin gamitin yan. So ang ating kailangan dito, mga mamis, ay kailangan natin ang ating mga sea salt or rock salt. Pagkatapos ang ating mga durog-durog na dahon ng laurel ay pwedeng gamitin natin dito. So ang ating gagawin dito, mga mamis, ay tanggalin natin yung, di ba may mga puti-puti siya dyan sa loob, mga mamis. So tanggalin natin siya muna, pagkatapos ay hugasan natin siya hanggang malinis na siya. Pagkatapos ay, kung magawa ninyo ito, mga mamis, ay hugasan nyo ng tubig na may halong kunting asin. Pagkatapos ay ibilad nyo muna ito sa sinag ng araw sa umaga. Pagkatapos ng tumuyo nito ay kumuha kayo ng ating mga yung ating mga dikdikan dyan, mga mamis. Kumuha kayo at durugin nyo ito siya, ang ating 3 pares ng ating mga itlog. Pagkatapos, isabay na natin sa ating pagdikdik yung ating mga durug-durug na dahon ng laurel.
Pagkatapos niyan ay kumuha kayo ng isang maliit na baso at kumuha kayo ng pitong barya o kaya tatlong barya mga mamis na ating mga coins. Una niyong ilagay ang ating barya na tatlong piraso doon sa ating glass. Pagkatapos ay lagyan niyo yan ng ating mga cotton balls na tatlong cotton balls. Pagkatapos niyan mga mamis ay doon niyo na ibuhos yung ating mga nilagay na itlog na yung ating mga dinurog na kasama ng laurel. Pagkatapos nito ay ang ating dinikdik na yan mga mamis ay lagyan natin ng kunting asin lang. Kahit na isang dakot na asin, ibuhos natin doon sa, ihalo natin yan doon sa ating mga dinurog na yung ating eggshell. So pagkatapos niyan mga mamis ay ilagay nyo ang ating mga dinurog na eggshell doon sa baso na may nakalagay na tatlong coins. Pagkatapos ang ating bulak. At pagkatapos niyan, ibuhos nyo na doon yung ating dinurog na mga eggshell. At pagkatapos ay kumuha kayo ng isang piraso lang na dahon ng laurel. At ibaon nyo dyan sa ating baso kasama nitong ating mga nilagay na mga ingredients na yan. At pagkatapos ay humarap kayo sa liwanag ng araw sa umaga mga mamis. Humarap kayo doon at pagkatapos iwis ang lahat ng inyong mga kahilingan. Yun po ang sikreto sa ating palagi ang paggawa ng mga pangpaswerte para ang lahat ng ating mga minimiti sa buhay ay ating makamtan. At ganun din po, ipanalangin nyo na rin po dito na hindi na kayo pakialaman ng kahit sino mang mga tao na mainit ang mata sa inyo. At pagkatapos ang inyong mga kahilingan ng walang gamit na sana, ng walang pag-alinlangan para inyong maranasan mga mamis ang swerte na daladala ng ating mga pinagsamang mga remedies na para tayo po ay makaahon sa kahirapan. Dahil ang mga eggshells na ito mga mamis, ito po ay alam nyo ang itlog mga mamis, yan po ay pinapaniwalaan nila na ito po ay nagsisimbolo ng panibagong buhay at panibagong pag-asa sa buhay. Dahil hindi po ba mga mamis na ang itlog kapag kanilimliman yan ng ating mga inahing manok ay nagiging manok at siyempre yan po ay buhay. So yun po ang halintulad mga mamis na kapag ang ating mga itlog ay ginamit natin sa ating mga rituals, ito po ay malakas po itong humatak ng swerte at ganun din po sa ating mga proteksyon. So dito sa ating eggshell mga mamis, pagkatapos nating manalangin sa harap ng ating silangan ay ilagay na natin ito doon sa palaging nasisikatan ng araw. So kayo na po ang bahala mga mamis kung halimbawa doon sa palaging nasisikatan ng araw ay siyempre mga mamis para doon ay palagi po siyang magkaroon ng mga positive energy na pwedeng ma-transfer sa atin dahil tayo ay gumagawa. Tayo ang gumawa sa kanya bilang pampaswerte natin, so swerte ang darating din po sa atin. At ganun din po mga mamis, kung kayo po ay gustong masolusyunan ang mga pakialamira sa inyong buhay or pakialamiro sa inyong buhay, ay pwede rin po kayong gumawa nito ng walang coins at wala rin pong yung ating mga cotton balls. So gawin nyo yan. Ang ating mga eggshells, durugin nyo pa rin at kasama ng ating mga durug-durug na dahon ng laurel at yun naman ay ilagay ninyo sa inyong loob ng tahanan na nakaharap sa front door. Dahil pinapaniwalaan na kapag tayo po ay gagawa ng mga bagay na ito, ito po'y magiging shield natin sa mga pagsubok na darating sa ating buhay at sa lahat ng mga negativity na papasok sa ating loob ng tahanan, yan po ay kanyang hahadlangan. Kaya mga mamis, ito po ay effective ito kung kaya gawin nyo ito sa Biyernes ng umaga.
At ang mga bagay na ating ginagawa bilang pangpaswerte, mga mamis, ay pwede rin po tayong gumawa nito sa araw ng Huwebes ng umaga sa pagsikat ng araw. Yan po ang ating sikreto sa ating mga ginagawang ito. So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, God bless, and thank you for watching.